and welcome to my YouTube channel. I am Pearl Panganiban, and for today's video, we are actually going to do this full glam makeup look that is perfect for occasions and events. So if you want to know how to get this look, please continue watching. So before we start this sa actual tutorial, huwag niyo nang pansinin yung pimples ko kasi, you know, it's part of life and part yan na pagiging teen and gusto niya sumama sa video, so hayaan niyo na siya. Para mo-moisturize ang aking face, gagamit ako na itong Evia na Natural Mineral Water. This is spray ko lang siya sa face. So after ko mag-moisturize ang aking face, gagamit ako na itong MAC Prep and Prime na parang siyang lip balm. So after ko mag-prime ng aking lips, gagamit ako na itong Maybelline Baby Skin na Pore Eraser na primer. So since guys, ma-fallout yung mga gagamitin kong products para sa aking eyes, uunahin ko muna yung aking eye look. So to start, gagamit ako na ito Maybelline na Fit Me Concealer in the shade 20 Sun. And lalagay ko lang yan sa aking eyelids. Next is gagamit ako na itong Nude Tooth Palette ng The Balm Cosmetics. And gagamitin ko itong Fearless na shade para iset yung mga nalagyan ko ng concealer kanina using this Luxe Crease ng Zoeva brush. After ko iset, kukunin ko itong Firm and Fit and nilagay ko siya sa aking eyelids. Next is kukunin ko itong Kate Slim Create Powder for Cover and kukunin ko itong shade na to. Kukunin ko din itong Nude Tooth Palette, pagkahaluin ko itong Feisty and this one. And i-apply ko lang siya sa crease para mag-blend. After nun, kukunin ko itong Mary Kay. And kukunin ko tong eyeshadow in the shade Cinnabar. And yan yung itsura niya. And kukunin ko din tong shade na Espresso. Gagamitin ko yon using this Zoeva Luxe Pencil sa outer corner. Next, I will go back to the Nude Tooth Palette. And kukunin ko yung Firm and Fit. And ilagay ko siya doon sa places na pinaglagyan ko kanina. And magbe-blend uli ako gamit yung pinang-blend ko kaninang products. Next is, gagamit ako na itong Zoeva na Look Soft Definer. And hindi ko na siya lalagyan ng products. Igagamitin ko na siya para i-blend ng maayos pa. Para matagal yung harsh light. And gagamitin ko tong Faithful na shade and ilalagay ko siya dito sa gitna para mag-pop yung color. Before tayo mag-start sa ating face is iwa-wipe up ko muna yung mga excess products pati yung fallouts. After nun is magko-color correct ako and gagamitin ko tong tester na CC Color Corrector. And meron ako na itong pink and white. So, ang una kong gagamitin is this pink. So, nakalagay dito is, it corrects dark spots. So, ilagay ko siya doon sa places na may dark spots ako. Next is, gagamitin ko itong color white. Nakalagay dito, correct under eye circles. So, ilagay ko natin yan doon sa ating eyebrow. Nibiblend ko lang siya with my fingers. And now for the foundation, gagamitin ko tong Kate Tokyo na Secret Skin Maker Zero in the shade 01. And gagamitin ko tong Estee Lauder Double Wear Stay in Place Makeup in the shade Warm Cream. And pagkahaluin ko yung dalawa, so para malight na siya ng onte, imimix ko siya with the lighter foundation. I-apply ko lang siya sa face using my fingers and lagay ko siya dito. And next is gagamit ako na itong sponge. Hindi siya yung Real Techniques na sponge, pero ito yung sponge na mukhang Real Techniques na nabili ko sa Glad King. And gagamitin ko ulit itong Evian Natural Mineral Water para i-dump, para maging damp yung sponge. So since guys, buildable naman tong foundation, magmi-mix uli ako kasi parang nakukulangan pa ako sa coverage. After nun is magko-conceal ako with this Maybelline Instant Age Rewind Eraser Dark Circles in the shade Fair Clear. And
this Maybelline Fit Me Concealer. And i-mix ko lang siyang dalawa. So, ilalagay ko tong Fit Me Concealer sa parts na gusto kong i-conceal. Lagay ko siya sa aking blemishes. So, gagamitin ko naman tong Maybelline na HD Rewind para ma-highlight ang aking points of the face. And, tinanggal ko nga pala guys yung sponge kasi parang napaka-unhygienic pagka meron nun. So, yun guys, may nalaman ako sa mga beauty guru dyan na bago mo daw i-blend yung concealer, ipatagalin mo muna siya or ipaset mo muna siya para mas lalong magkaroon ng coverage. So, habang hinihintay ko yun, gagawin ko muna aking brows. So, gagamit ako netong Max X Factor na Gold Pencil in the shade 030 Brown. And gagamitin ko tong Anastasia Beverly Hills na Spoolie. And ibabrush ko lang ang aking brows using it. Next is gagamitin ko naman tong part na to and kukuha ko kasi guys, hindi ko siya ginagamit yung pencil mismo kasi para siyang pang drawing talaga and sobrang tindi niya and ilagay ko na siya sa parts na gusto kong lagyan ng brow product. After nun is i-blend ko ulit siya. After ko gawin yung brows, babalik ulit ako dito sa dalawang to and spray ko ulit siya. And it's time to blend. Hindi ako masyado naglalagay sa bridge ng nose ko kasi sobrang grabe yung blackheads ko dyan. And feeling ko pag naglagay pa ako ng foundation, I mean ng concealer, feeling ko mas na-highlight pa ng concealer yung pores ko. So, ginagamit ko na lang yung mga natitira sa sponge. Siyempre, huwag natin kakalimutan ang ating hairline kasi baka magmukha tayong hati. So, since feeling ko na parang halata pa yung blemishes ko, talagyan ko ulit siya ng Maybelline na concealer and papatong ko lang siya. Ang gagamitin ko naman tong Zoeva na concealer buffer and i-blend ko lang siya. Lightly lang para hindi matanggal yung product. Next is magko-contour tayo. At ang gagamitin kong contour is this Maybelline na Fit Me Concealer in the shade 30 Cafe. And ilagay ko lang siya sa places na gusto kong i-carve out. And gagamitin ko naman tong bottom part. Sprayan ko ulit. And i-blend ko na siya. Guys, napatagal yung paglalagay natin ng contour is i-blend uli natin yung mga yung concealer, yung foundation, and yung contour para pag isa-set natin siya, hindi siya mag-crease. After nun is ila-lightly bake ko siya using this Coty Airspun na loose face powder in the shade Naturally Neutral and itatap ko muna siya. Gagamit ako netong sponge na to tapos ilalagay ko siya sa places na bibigan ko. So, saset ko yung contour using this BYS na Contour Trio in the shade 02 Sweet. My all-time favorite. Kaya, ganyan na yung itsura. And gagamitin ko lang siya para maset yung contour. And gamit ko nga pala itong Zoeva na Define Buffer Brush. Next is kukunin ko itong Nichidona Brush. And hindi ko alam kung anong pangalan niya, pero it's in the number 233. And kukunin ko ulit itong BYS na contour para mag-nose contour. So, itadrop. Sa iyo ko napatagalin yung loose powder, gagamit ako na itong Zoeva na powder brush and isa-swipe off ko lang siya. Next, for the blush is gagamit ako na itong Mary Kay na blush and ang shade niya is strawberry and cream and
Champagne Rose. Pagkakaroon ko yung dalawa and gagamitin ko tong blush brush ng Real Techniques and kukuha lang ako and apply ko siya and nilagay ko siya sa ditong parts ng aking cheeks. Maglalagay din ako nun sa nose bridge para magmukhang drunk blush. And maglalagay din ako nyan sa aking forehead ng onte para magkaroon ng color ang aking face. And so after ko mag-blush, babalik tayo sa ating brows. So gagamitin ko rito Maybelline and this brush na ganyan na itsura. So since parang nakalain na eyeshadow ko, gagamit ulit ako na itong Zoeva na clear brush and i-blend ko ulit siya. So let's proceed with my highlight and gagamitin ko itong Nude Dude palette and kukunin ko itong color na to, which is Fabulous, and gagamitin ko siya with this Zoeva na fun brush. Dabi ko lang siya dito. So after that, kukunin ko rin itong brush na ginamit ko pag-define ng aking brows. And kukunin ko rin yung Fabulous para i-highlight yung aking brows. Para naman sa inner corner ng aking eyes, gagamitin ko itong Mary Kay na eyeshadow in the shade Gold Coast. And ayan yung color niya. And nilagay ko lang siya sa inner corner. After that, kukunin ko tong smudger brush ng Zoeva and kukunin ko tong shade na to and ilagay ko lang siya sa under ng aking sa under bottom part ng aking eyes and i-blend ko siya using this Zoeva na Luxe pencil. Next is kukunin ko ulit tong brush na to. And maglalagay tayo netong color na to na Gold Coast. And netong Firm and Fit. Tapos ilagay natin siya dito sa may part na to. So next is, isa-set ko na yung makeup ko using this Milani Make It Last na setting spray. And isa-spray ko lang siya bago ako maglagay ng lash products. So nakalimutan ko mag-eyeliner bago ako mag-set ng makeup. So gagamitin ko tong K palette na One Day Tattoo Real Lasting Eyeliner. And this is in the shade Brown Black. And gagawa lang ako na sobrang nipis. So para sa aking mascara, gagamitin ko tong Hair Wing Make na Impact Frame and Curl Mascara. Ayoko kasi guys na mag-falsies pa kasi unang-una sa lahat hindi ako marunong. Pangalawa, hindi ako marunong. So i-curl ko muna yung lashes ko. Para sa aking bottom lashes, gagamitin ko itong Hair Wing Make na Long and Curl Mascara Advanced Film na shade brown. Lagay siya sa aking bottom lashes. So next is lipstick. Ang gagamitin kong lipstick para sa makeup look ko today is this Vice Cosmetics na Chervalu. And sobrang ganda nito guys. Pero kailangan nyo muna maglagay ng primer sa lips para hindi mag-dry ang ating lips kasi sobrang matte niya. So guys, para hindi masyadong magkaiba yung color ng neck ko tsaka ng face ko, gagamit ako nitong Shiseido na Baby Press Powder and ilagay ko lang siya sa neck ko. And gagamit ako nitong powder brush para i-blend. And that's it! Watching. If you like this kind of video, don't forget to hit the like button and subscribe to show me some love and support, and also comment down below some video suggestions or ideas that you want me to do in the future, and also comment your favorite makeup product for this month. See you in my next video. Bye.